Mga ka-showbiz, patuloy ang pamamayagpag ng kapamilya show sa TFC batay sa datos ng Comscore sa TV viewing engagement sa multicultural Asian household sa North America. Ang TFC ang global flagship channel ng ABS-CBN. Sa buwan ng report ng Comscore ngayong taon, kaugnay sa database National TV Measurement sa US, nananatiling number 1 ang TFC bilang preferred Filipino channel among subscribers. Ayon sa datos ng Comscore para sa Hunyo at Hulyo 2021, TFC reached the most household among Asian network with nearly 200,000 household. Sumunod sa TFC ang Sony Entertainment TV Asian, Southeast Asian at GMA Pinoy Filipino. Noong Hulyo, ang viewing hours per household ng TFC ay mas mataas ng 38% kumpara sa pangalawang most watched Asian network. Nagtala ang TFC ng 58 hours of viewing per household noong Hulyo kumpara sa 42 hours of viewing per household ng GMA Pinoy TV. Umariba nga sa TFC noong Hunyo at Hulyo ang mga teleseryeng FPGM Probinsyano ni Coco Martin, Huwag Kang Mangamba ni na Andrea Brillantes at Francine Diaz, at Init sa Magdamag ni na Gerald Anderson, Yam Concepcion at JM De Guzman. No question naman ang lakas ng TFC sa ibang bansa, partikular sa Amerika. Nitong nakaraang weekend ay steady lang ang rating ng programa ng GMA7, at so far halos ganun din ang nasa TV5 at A2Z. Ito ang ikalawang taon na bumaba ang sales ng GMA Pinoy TV matapos bumaba ito ng 12% noong nakaraang taon. Parehong bumaba ang kita ng GMA Pinoy TV sa subscription at syndication na lalo pang pinalala ng paglakas ng Philippine peso. Itinuturo ng GMA na ang mahinang performance ng GMA Pinoy TV ay dahil sa presence of alternative media, especially in the digital platform, a major factor for the shift in consumer subscriber preference. Ang hindi lang sinabi ng GMA ay mas prepared pa rin ng mga Pilipino sa Amerika ang mga programa sa TFC ng ABS-CBN kesa sa mga programa ng GMA Pinoy TV kahit na expired na ang prangkisa ng ABS-CBN noong May 2020. Mas naunang magkaroon ng international arm ang ABS-CBN. Inilunsad ang The Filipino Channel noong September 1994. Samantalang, noong 2005 lang inilunsad ng GMA Network ang GMA Pinoy TV. Magbigay lamang po tayo ng komento at opinion. At kung bago ka lang sa aking channel, ay huwag mong kalimutang mag-like at mag-subscribe. At pindutin mo na rin ang notification bell button para updated kayo sa mga showbiz balita. So that's it mga showbiz. Hanggang sa muli. Thanks for watching.